ito pong ating napanood na video, na-reaction na po natin yan nung nakaraang araw o yesterday. Ito po ay ipinakita natin sa harapan ng publiko na mali ang mga sinasabi po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang abogado. Ang pananawagan po ng pagsuway o hindi pagbabayad ng buwis sa ating gobyerno ay criminal offense po iyan at huwag niyo pong susundin for the sole reason na naghahanap po sila ng transparency para sa publiko. Ang mahirap kasi, nililihis ng mga ito ang tunay na situations. Ang tunay na situations, yung confidential funds ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos na ginasta sa loob lamang ng 11 araw. At dinadivert po nila ito sa MOOE ng House of Representatives at pinalalabas po nila na ito po ay hindi auditable. Hindi po yung totoo. Nakalagay po sa ating konstitusyon kung ano ang mandato ng ating Commission on Audit. In particular, mababasa nyo po yan sa Article 9, Paragraph D, Section 2. Nakalagay po doon kung ano ang mandato ng Commission on Audit. At in particular sa House of Representatives, mababasa nyo naman po yan sa Article 6, Section 20, kung saan hindi po exempted ang House of Representatives sa audit power ng Commission on Audit. Taliwas po ito sa pinapakalat nitong si Rodrigo Duterte at ng mga DD sheets. Pero ano po ba ang katotohanan? Maganda pong mabasa ninyo ang latest article nito pong si Professor Antonio Contreras sa kanyang artikulo na sinulat sa Manila Bulletin. At before that, dahil nga po maingay itong si Rodrigo Duterte, mukhang nagbabago po yata ang tono sa kasalukuyan. Nag-post itong si Sir Benji Contreras 3 hours ago at nagtatanong siya, ICC, pasok na ba? O, Remulla also cited the Supreme Court decision on Cayetano versus Pangilinan, where it ruled that withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations it has incurred as a member. We need to really look into this before we address the situation. This is very interesting. We'll study if it's clearly a law or not, he said, speaking partly in Filipino, adding that some gray areas might also have to be studied. O, mukhang nag-iiba ang ihip ng hangin. Dahil sa kaingayan po nitong si Rodrigo Duterte, instead na kumampi sa kasalukuyang gobyerno, tinitira niya pa ito, particular ang House of Representatives. Kayo, ano ba ang inyong opinion? Gusto niyo bang pumasok na ang ICC para imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administrations at di umano'y mapanagot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa? O ngayon, dumako tayo dito po sa latest article nitong si Professor Antonio Contreras. Kasi ito talaga ang issue, mga tol, na dinadivert ng mga DD sheets para maalis ang atensyon ng publiko kay Vice President Sara Duterte. Meron po itong titulo, Gaslighting and Evasive Action. Ayan ha, basahin lamang po natin. O, Gaslighting and Evasion, wala palang action. October 26, 2023, sa kanyang sa Manila Times na on the contrary. O, sabi po dito ni Professor Antonio Contreras, medyo mahaba po ito pero babasahin po natin at ipaliwanag. The best weapon against any demolition job is always the truth. Kasi yan ang pinalalabas ng mga DD sheets. Dinedemolish daw po ang political aura optics nitong si Vice President Sara Duterte ng mga ayaw po sa kanya. Sabi niya nga dito, katotohanan lamang ang pinakamabisang kaparaanan para po yung ginagawang ayon sa mga DD sheets na pang-demolish dito kay Sara Duterte ay mapagtagumpayan niya. Pero narinig ba natin ang katotohanan mula po kay Vice President Sara Duterte tungkol po sa 125 million pesos confidential funds? Nakakabingi po ang katahimikan pagdating po sa bagay na yon. There can never be a stronger and more effective response against any deliberate attempt to take down than to be sincere, honest, and transparent. Yun ang hinahanap po natin. Kasi kung tutusin, napakaliit na issue lang naman ito.
kung sinasabi nila na ginamit po nila yung sa tama, nagdedemand ang taong bayan, ipaliwanag lang sa taong bayan kung paano nila ginamit ito sa tama. Kasi sa ating pagkakaalam, ang confidential fund is purposely para lamang sa surveillance operation para makapag-gather ka ng information na makakatulong sa pag-accomplish mo ng objective ng iyong organization. And hindi po pwede itong gamitin sa iba pang mga bagay katulad ng pagtulong o pag-ayuda sa ating mga kababayang Pilipino. Tuloy natin, supporters of Vice President Sara Duterte are all over the place in painting a sinister plot against her widget by House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa katotohanan kasi mga tol, talagang target na target nila ngayon si Speaker Martin Romualdez. Nagtataka ako bakit si Speaker Martin Romualdez ang tinatarget nila. Pero ayon mismo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsabi daw po kasi ito natatakbo sa pagka-presidente. Naniniwala ba kayo kay Rodrigo Duterte? Eh pag naniwala kayo, bahala po kayo sa buhay ninyo. Pero ako, hindi ako naniniwala na nung mga panahong iyon, eh nagsabi ito pong si Speaker Martin Romualdez na siya ay nangangarap o tatakbo sa pagka-presidente. Napakalayo pa po nun. Hindi pa po tumatakbo. Si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente, uunahan pa siya ng ating speaker na si Martin Romualdez. Tuloy natin. Her father, former President Rodrigo Duterte, has jumped into the fray, now openly maligning the House of Representatives, casting doubt on the sincerity, even honesty, of its members. Marami na pong mga video, hindi lamang po yung latest video na yung pinanood ko sa inyo kanina. Nandoon po kung paano niya sinisira ito pong si Speaker Martin Romualdez at ang Kongreso. Lagi niyang sinasabi na alam niya daw po yung mga korupsyon sa House of Representatives, pero ang nakakapagtaka, sa loob ng kanyang 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo, kung talagang korap ang House of Representatives, wala po siyang ginawa. Kaya inutil siya sa bagay na yon. At maniniwala ba kayo sa inutil na individual? Tuloy natin, he demanded an audit of the funds not only of Congress but of each of its member. This is the same House of Representatives whose supermajority did his bidding when they voted to terminate the franchise of a network that he deemed to be critical of him. It is the same House that turned a blind eye to his many constitutional transgressions, which any objective observer could easily construe as having risen to become impeachable offenses. In fact, the House voted once to throw out an impeachment complaint against him. Tama yung observation dito, nitong si Professor Antonio Contreras. Kung pag-aaralan po natin ang 6 na taon ng Duterte administrations, napakaraming impeachable offenses ang nagawa po niya. Pero dahil nga po, ang liderato at ang majority ng Kongreso noong mga panahong iyon, sinusuportahan siya. Hindi po nag-prosper yung impeachment laban po sa kanya. Tapos ngayon, aakusahan niya ito pong mga House of Representatives ng korupsyon at alam na alam niya daw po ito. Lumalabas tuloy na wala siyang utang na loob. Bagamat yung isang kongresista from Zamboanga naglabas na ng hinaing sa kanya na lumalabas na parang wala siyang utang na loob, eh patuloy lamang pong ginagawa nitong si Rodrigo Duterte na ipakita ang kawalan po ng utang na loob sa House of Representatives. Anyway, hindi naman yan talaga dapat kilalanin bilang utang na loob, in fairness naman sa kanya. Pero dapat isaalang-alang niya na kaya nandoon ang House of Representatives nung panahon niya para suportahan ang kanyang mga programa na para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas, kung ganun nga talaga. Pero alam naman natin ang nangyari doon po sa panahon ng pandemic. 4 billion pesos, mahigit po sa 4 billion pesos ang di umano'y nagasta ng gobyerno nang hindi po nailagay sa tama ito. Kaya nga po nakasuhan si Attorney Lau at iba pa. At itong Attorney Lau na ito, sinasabi na tao po ito ni Duterte way back nung panahon nang siya ay mayor pa lamang sa City of Davao. Ngayon, tuloy natin. Ay, nakalimutan ko pa. Doon sa anak nito pong si Rodrigo Duterte kay Congressman Paulo Duterte. Sir, Congressman, Honorable Duterte, eh mukhang nagkakamali po yata kayo sa sinasabi.
na onion skinned, ito pong kinasuhan ng nagkaso sa tatay ninyo. Hindi ko kinakampihan ng makabayan black, pero yung katotohanan, napakarami pong mga individual ang kinasuhan sa ilalim po ng Duterte administration. Hindi man direkta na si Duterte ang nagkaso, pero siya ang dahilan kung bakit nakasuhan ang mga individual na ito. Inatake siya ni Leyla de Lima, naipakulong si Leyla de Lima. Naging critical sa kanya sina Lenny Robredo, si Trillanes at iba pa, kinasuhan ng sedition. Bagamat hindi 'yon nagprosper kasi walang probable cause. Ang ABS-CBN na naging critical sa kanya, natanggalan ng prangkisa. O kaya 'wag niyong sabihin na hindi po o na napakalalim ng pagtanggap ng kritisismo nitong si Duterte. Hindi po yung totoo, Congressman Pulong Duterte. Ang tatay po ninyo, numero unong pikon. At kapag ka napipikon po siya, talagang may kalalagyan yung mga critics po niya. Tuloy natin. Sabi pa po dito, this is simply because the House had the temerity to divest his daughter of the confidential funds she asked for the office of the Vice President and the Department of Education, of which she is the concurrent secretary. Hindi lang naman Department of Education ang tinanggalan ng confidential funds. Kasama po dyan ang Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, at saka Department of Information and Communication Technology. Nirealign po ang mahigit sa 1 bilyong piso ng confidential fund ng mga nabanggit na departamento sa National Interagency Coordinating Council or NICA, sa National Security Council, sa Department of Transportation at sa Philippine Coast Guard na talagang nangangailangan sa kasalukuyang panahon ng malaking pondo. Hindi naman maikakaila ang pangyayari diyan po sa West Philippine Sea, the latest of which ay nung nangyari nung Sunday morning kung saan binangga ng China Coast Guard at ng Chinese Fishing Militia ang ating mga barko. O kaya nalarapat lamang ang naging aksyon po ng ating House of Representatives. The House, from being a pliant to Duterte, is now fighting back. Its leadership openly castigated the former president for threatening to kill Deputy Minority Leader Franz Castro, even declaring they would support the case Castro filed against him. A former ally, House Majority Leader Manix Dalipe, yung binanggit po natin kanina, from Zamboanga, even reminded the former president that it was Congress that bailed him out during the COVID-19 crisis. At napakarami pang mga kongresista. Nandiyan ang anak po ni Senator Bong Revilla. Nandiyan po ang grupo ng mga kongresista mula po sa Cebu, sa Eastern Visayas, at sa iba pang bahagi po ng Mindanao at saka ng Visayas Region. Lahat po sila nagkakaisa ngayon na kondinahin ang ginagawang paninira ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya mismo ay naging miyembro nito ng mga nakaraang panahon. Alam nyo, talagang hindi ko mawari bakit sinisiraan itong si Rodrigo Duterte ang House of Representatives. Kasi kung sinasabi niyang kurap ang House of Representatives, tapos siya mismo ay nabilang doon, di ibig sabihin, kurap din siya. Diba? Ganun lang naman yung logic doon. Tuloy tayo. The truth of the matter is this. The acts of the former president are but a choreographed and stage-managed salvo with the intention of diverting attention away from his besieged daughter. I agree on the observation of Professor Antonio Contreras. Matagal na po nating sinasabi ito na kaya nag-iingay ang mga DD sheets para i-divert po nila ang attention ng publiko mula doon sa tunay na issue na 125 million pesos confidential funds na naubos lamang sa loob po ng 11 araw. It is simply too obvious. Confronted with incessant demands for Vice President Duterte to reveal to the public how she spent her confidential funds in 2022 and how she intends to spend a much higher amount she is requesting in 2024. At makikita po ninyo rito sa shinir na video nito pong si Politic PH kung paano po siya binalatan nito pong si Senator Riza Ontiveros. Without, syempre, hindi ko naman sinusuportahan itong si Riza Ontiveros. Pero, ito naman kasi ay katotohanan. Mga katanungan ni Riza Ontiveros na talagang bumalat sa ating Vice President kung paano po siya gumagasta sa pera ng taong bayan. O, pakinggan po natin muli, panoorin po natin ang
video na ito mula po sa page ni Politic PH. Madam Vice President, during the 6 years of your term, ano yung ipopursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind. Thank you. Chico staff. Mr. Chair, it's a general question. Kung anong primary mandates ang ipopursue ng VP during the 6 years of her term? So kung maaari po si VP ang sumagot. Yes, Mr. Chair. There will be only two permanent projects that we leave in the office of the Vice President. One is the permanent office and residence of the future vice presidents. The second is the vice president's museum. And yes, that's two. And then the third is the omnibus law about the charter of the office of the vice presidency. Salamat kayo, Madam VP. But I was asking po about primary mandates of your office. Ito po, I understand, two or three permanent projects, yung permanent office, yung VP's museum, saka yung omnibus law or charter governing the office of the vice president. Pero in terms of your office itself, ano yung primary mandates that you will seek to achieve as the vice president, Mr. Chair? The strategic direction is to institutionalize and implement socioeconomic services and key programs towards nation building in support of the 8-point socioeconomic agenda of the Office of the President and his direction and mandate of Bagong Pilipinas. Sigurado, it's one of the toughest portfolios to hold in government, pero nakikita ko po concurrent yon sa pagiging VP. So, hiwalay pa po yung primary mandates ng DepEd, which I'll ask in the other hearing later. But may iba pa pong primary mandates yung Office of the Vice President. So, at least initially, nakikita ko yung primary mandates ng office nyo in support of the mandates and the programs of the Office of the President. I hope, Mr. Chair, dahil pangalawang taon na ito ng panunungkulan ni VP, at least in the next budget hearings, we can hear more specific and distinct mandates of the OVP kesa lamang in support of yung mandates ng OP. The Office of the Vice President has been allocated confidential funds amounting to 500 million pesos. According to Joint Circular Number 2015-01, issued by the COA, DPM, DILG, CGC, DCG, and DND, confidential funds refer to those expenses related to surveillance activities in civilian government agencies. Related to surveillance activities. At yon ang hindi maipaliwanag ng Office of the Vice President. Paano nagkaroon ng surveillance activity sa loob ng 11 araw at inubos ito 125 million pesos? Tuloy natin. Ang binabasa po natin na artikulo nito pong si Professor Antonio Contreras. Confronted with incessant demands for Vice President Duterte to reveal to the public how she spent her confidential funds in 2022 and how she intends to spend a much higher amount she is requesting in 2024, she is now engaged in photo ops while on a mountain summit, basking in the fresh air, meeting with religious and political leaders, and releasing a public statement admonishing her critics to take a pause from politicking during these times of national and global suffering. She would rather not fight Congress and her critics. Yan ngayon ang ginagawa nitong si Vice President Sara Duterte. Kumambyo po ito from attacking those questioning her confidential funds at nananawagan na ngayon ng pagkakaisa. Pero hindi po ganun ang ginagawa ng kanyang mga supporter, particular ng kanyang tatay na si Rodrigo Duterte. That job would now be left to father and his army of diehard Duterte supporters on social media. Social media is now replete with pro-Duterte voices battling it out with Sara's critics, which now include
former allies, the Marcos loyalists, who are drawn into engaging in mortal political combat in cyberspace simply due to what the latter perceive as an attempt by the former to implicate the Marcoses in the takedown of the vice president. Yun naman kasi talaga ang katotohanan. Kaya po tayo nagko-content ng mga ganito kasi itong mga DD sheets, dinadamay nila si Pangulong Bongbong Marcos, partikular ito pong kanyang pinagkakatiwalaan na si Speaker Martin Romualdez sa sinasabi nilang maagang pamumulitika dito kay Vice President Sara Duterte. E wala namang katotohanan na pinupulitika itong si Vice President Sara Duterte in the first place kung hindi ginawa ng OBP ang paggasta ng 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 days, hindi magkakaroon ng ganitong issue na ibabato kay Sara Duterte. And as usual, we now see a procession and litany of half-truths, misrepresentations, and silly attempts to become instant experts on the budgeting process. In their desire to attack or defend their principals, bloggers and their followers, kasama na yung ilang mga nanonood dito na mga DD sheets, have blatantly misquoted, misrepresented, or misunderstood things that are normally logical and commonly practiced. We even see people who have no idea of the budget process now condemning the presence of maintenance and operating expenses, or MOOE, as if this is an aberration and betrayal of public trust. They project the presence of miscellaneous and extraordinary expenses, an item that is normally a part of any organization's budget, as something that is sinister and akin to legislated plunder. In fact, tinawag pa nga nila itong legalized corruption. At wala po iyong katotohanan, mga tol. Huwag kayong maniniwala kay Sasrugando Sasot. Huwag kayong maniniwala sa gaslighting na ginagawa nitong si Rodrigo Duterte. The MOOE is fully auditable. Ang makakapagpatunay mismo niyan, ang kanyang anak na sa kasalukuyan kongresista diyan po sa 1st District ng City of Davao. Kung gusto nilang magpaliwanag ang lahat ng kongresista, pangunahan nila kay Congressman Paulo Duterte. Bakit natin sinasabi na yan ay fully auditable? Kasi no other than the Constitution ang nagsasabi na merong mandato ang Commission on Audit na i-audit ang House of Representatives at hindi sila exempted dito. The concurrent resolution number 10 is not a law. Maganda yung arguments na basa ko sa post in Politics PH nitong si Coach Jarrett. Totoo po iyon. Hindi batas ang concurrent resolution number 10. Yan ay napagkasunduan lamang ng both houses. Pero ang masusunod ay ang batas. At ang sinasabi ng Fundamental Law of the Nation, the 1987 Constitution, Article 6, Section 20, the Congress shall be audited by the Commission on Audit. Hindi po sila exempted sa auditing power ng Commission on Audit, taliwas sa pinapakalat ng mga DD sheet na mga supporter. Tuloy natin. We can, however, grant those who are less informed and aware of the budget process some leeway in being grossly mistaken. Parang itong mga nanonood dito na nagtatanggol ngayon at tinatawag tayo ng kung ano-anong mga ad hominem. Yan mga yan, hindi po talaga nila alam kung ano yung totoong pangyayari. Nakikinig lamang sila doon sa mga paruters ng China at mga DD sheets na sumusuporta dito sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung anong sabihin ni Rodrigo Duterte, eh para silang mga parot o mga nag-e-echo ng mga sinasabi nito. Unfortunately, this is a kindness that we cannot accord to those who should know better, like Senator Ronald De La Rosa. Ito ang pinakamasakit na katotohanan kasi hindi po well-informed at hindi po walang alam itong si Senator Ronald De La Rosa. Siya po ay marami ang nalalaman at alam niya ang proseso. Pero lumalabas na parang dahil sa kanyang utang na loob at boss niya ang mga Duterte, nangangako at nagsisikap itong si Senator Ronald De La Rosa
na ma-restore ang 150 million pesos confidential funds ng Vice President para po sa Department of Education. Nakakalimutan yata ni Senator Ronald De La Rosa na ang ating mga teacher ay napakaraming administrative undertaking at hindi dapat sila ginagawang asset para magbigay ng impormasyon sa ating gobyerno. Yan, sabi po dito, the senator grossly misunderstood the nature and the purpose of confidential funds when he suggested that they could be spent to enable teachers to become anti-insurgency agents that can fight MPA recruitment in schools. Senator De La Rosa failed to consider that confidential funds can only be used for surveillance purposes, as what have Senator Risa Ontiveros stated in this video. Panoorin po natin muli ang video kanina, mga tol. I'll ask in the other hearing later, but may iba pa pong primary mandates yung Office of the Vice President. So, at least initially, nakikita ko yung primary mandates ng office nyo in support of the mandates and the programs of the Office of the President. I hope, Mr. Chair, dahil pangalawang taon na ito ng panunungkulan ng VP, at least in the next budget hearings, we can hear more specific and distinct mandates of the OVP kesa lamang in support of yung mandates ng OP. The Office of the Vice President has been allocated confidential funds amounting to 500 million pesos. According to Joint Circular Number 2015-01, issued by the COA, DPM, DILG, CGC, GCG, and DND, confidential funds refer to those expenses related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of that agency. Yan! Ang linaw-linaw, ano, kung para saan ang confidential funds. The root of this problem simply emanates from the inability or even refusal of Vice President Duterte to come clean with the people. Yon ang malaking problema dito. Ayaw sagutin ng Office of the Vice President ang simpleng katanungan ng taong bayan, paano ginasta ng Office of the Vice President ang 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Kapag sinagot po yan ng OVP, tapos ang laban. Kung katotohanan ng kanilang sinasabi at wala po silang illegal na ginawa, mananahimik na po ang mga kritiko hinggil po sa issue na yan. Hindi na tayo magtatanong kasi katotohanan eh. Pero wala silang nilalabas na katotohanan. Wala silang paliwanag how the 125 million pesos confidential fund ginasta sa loob lamang ng 11 araw. Ngayon, idadivert ninyo sa issue ng MOOE. Bakit hindi natin sinasagot ang MOOE? Kasi tanga lamang ang naniniwala. Kapag ka in-entertain ninyo ang issue sa MOOE, tanga lamang kayo. Or either bobo kayo kasi hindi kayo nagbabasa kung ano ang itinatadhana ng batas sa mga alituntunin at mga alituntunin na ginagawa o panuntunan ng Commission on Audit. Ganun lang kasimple yon. Either tanga kayo o bobo kayo kapag kayo'y naniwala na ang MOOE ay kinukurap ng mga kongresista. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ano po ba ang masasabi ninyo dito po sa ating naging topic? Kayo po ba ay nagtatanong pa rin hanggang sa kasalukuyan kung paano ginasta ng OVP ang 125 million pesos confidential funds? Ano po ang inyong masasabi? Ano ang inyong opinion? Ninanais nyo pa bang magsalita itong si Vice President Sara Duterte hinggil dyan? O kayo po ay umaayon na sa kanyang panawagan ng pagkakaisa at pananahimik para daw po ito sa tunay na kinakaharap daw po ng ating gobyerno ang kagutuman at iba pang mga bagay? Eh, nasa sa inyo po ang desisyon. Pero tayo dito sa ating programa, magpapatuloy lamang tayo sa pagtatanggol sa kasalukuyang gobyerno at sa mga taong pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.